Good day guys, eto nandito na naman tayo at tuloy natin ang ating talakayan. So, ang next natin guys is ang exclusive territorial jurisdiction. This is a primarily American doctrine where Grand Lodge must be sovereign over Masonry in its territory or Grand Lodge must have an agreement or amity with other recognized Grand Lodges in same territory. May mga cases naman na a Grand Lodge that has regularity of origin and regularity of practice but lack of amity with other Grand Lodge in its territory, it's called unrecognized Grand Lodge. Ito po yung nabanggit ng isang viewer natin na si Sir at Sib Liazra. Ang sabi nga, ipaalala ko lang sa'yo na tamang termino na ginagamit kung walang amity and recognition ang dalawang Grand Lodge. Ito ay ang not recognized. Mismo ang United Grand Lodge of England ay hindi gumagamit ng salitang clandestine yan. Pero ang mga unrecognized Grand Lodge is may regularity of origin niya mga yan and regularity of practice. Pero wala lang amity and recognition sa isang Grand Lodge. Siguro may sasagot na ganito kasi pag nagtanong ka sa lahat ng Mason na nasa loob ng teritoryo ng Grand Lodge of the Philippines, isa lang maririnig mo sa kanila. Legit kami, kami ang nauna at kami ang totoo. Pero mapapansin mo naman is wala sa listahan ng tatlong premier Grand Lodge of the world dahil may sinusunod dyan at hindi pwede magbago magpakailanman. Yan. May sasagot dyan for sure na unrecognized Grand Lodge lang kami pero regular kami. Wala sa listahan ng Grand Lodge of the Philippines at gusto nating malaman if legit ang isang Grand Lodge, balikan lang natin yung webpage or website ng tatlong premier Grand Lodge of the world. The UGLE, the Grand Lodge of Scotland, and the Grand Lodge of Ireland. Magbigay tayo ng sample para maunawaan ng lahat kung ano ba ang tinatawag na unrecognized Grand Lodge yan. Sample is the Prince Hall Grand Lodge of Oklahoma, free and accepted Mason, a regular Grand Lodge but no amity and recognition from Grand Lodge of the Philippines. Alam ko nagpasa na ang Grand Lodge of Oklahoma for amity and recognition, ngunit wala pang sagot sa pamunuan ng Grand Lodge of the Philippines. Ipupuntahan natin ang webpage o website ng Grand Lodge of the Philippines. Makikita natin sa list ng amity and recognition nila is wala dun ang Prince of Oklahoma. Pero pag hinanap mo sa tatlong premier Grand Lodge ng mundo, andon ang most worshipful Prince of Grand Lodge of Oklahoma sa listahan ng mga ito. Isang pagkilala na ang Prince of Grand Lodge of Oklahoma ay isang regular na Grand Lujia na nabibilang sa premier Grand Lujia ng mundo. At syempre, malinaw na regular at legit na Grand Lodge ito. Yan. Hindi na tawag na unrecognized Grand Lodge kasi ano sila, hindi sila irregular at hindi din sila clandestine. Ibig sabihin, may regularity of practice and regularity of origin. May full amity and recognition sa Grand Lodge of England pero wala siyang amity and recognition sa Grand Lodge of the Philippines. Yan. Unrecognized Grand Lodge ang tawag sa ganitong pangyayari. Ito yung pinakamagandang sample. Ibig sabihin is merong amity sa 3 premier Grand Lodge of the world pero wala sa Grand Lodge of the Philippines. Nangyayari talaga yung mga ganyang bagay pero hindi sila masasabi na regular or clandestine kasi meron silang lineage. Yan yung tinatawag na lineage guys. Yan ang magandang sample sa unrecognized Grand Lodge. Yan. May narinig ako na okay lang naman na wala kami sa listahan dahil Masonry ang inaaral namin dito at hindi yung mga amity and recognition. Pwede rin naman, wala namang problema yung ganun . Tama din naman talaga sa isang banda. Parang ganito yan, nag-aaral ka sa isang eskwelahan na hindi accredited ng CHED or maging undeped. Pero nagbabayad ka ng tuition fee and all types of miscellaneous fee with langgunisa and tapa, dur-ta-dur pa. Kayo na maghusga for sure, alam nyo na yan guys, lugi diba? Yun parang ganun, lugi. Alam nyo, napakadali nun. Pag wala pa rin sa tatlong yan, it means may possibility na irregular, fake, or hindi legit, or worse, clandestine ang Grand Lodge na ito. Yan. Napaka-powerful ng right information. Hindi ka malalayo pag ganyan. Imagine nyo guys, ako dalawang beses na akong nagpalipat-lipat ng Grand Lujia. Grand Lujia yan guys. Una isa, galing ako ng most worshipful Prince Hall Grand Lodge of Oklahoma at ang lodge ko dyan is ang Desert Light Military Lodge number 124. Ano yan? Regular Grand Lodges yan. Imagine nyo, nakadalawang Grand Lodges ako pero hindi ako sumablay para hanapin at piliin yung pupuntahan ko at papasukin ko. Kasi maraming information. Siyempre, magbabasa ka, magkakaroon ka ng pag-research, magkakaroon ka ng pagkilala sa mga pupuntahan mo at papasukin mo yan. At ang karan ko nga, ang Grand Lodges is ang most worshipful Prince Hall Grand Lodge of Washington na. At ang lodge ko is itong St. Kendall Lodge number 109. Most worshipful Prince Hall Grand Lodge of
Oklahoma is walang amity recognition sa Grand Lodge of the Philippines. Pero, legit na Grand Lodge yan, guys. Ah, nakita nyo naman. Merong amity recognition yan sa United Grand Lodge of England and Grand Lodge of Ireland. Grand Lodges, no amity and recognition. Yan yun ang tinatawag na ganun. Kasi hindi masasabing Grand Lodges without the amity and recognition ang isang Grand Lodge kung ito naman isa irregular or hindi nababase sa hinihinging kategorya ng Grand Lodges yan. Siyempre, hanggang doon na lang naman. Shout out sa lahat ng nakikinig at nanonood. Shout out Kuya Frank Red Xavier, Jing Green ni X-Men. Shout out sa inyo. Siyempre, shout out Cable Toe. Shout out sa mga sumusulat at mga editor nito. Shout out, salamat sa inyo.